So magandang araw ka, Bola. Sa video na ito, pag-uusapin natin ka, Bola, is una, yung biggest issue po currently sa UAAP. And then, of course, ang panibago pong pasabog nitong si Snow Pado, mga Bola. Trade rumor a la carte. So, hindi mo na-subscribe, baka pinot naman po yung subscription button. So, ito muna, ano? Yung issue po sa UAAP ngayon, diba? So, pumunta nga po ng Subic, sa mga UP, Kabola. And then, doon, nag-post po ng video si Cancino, Kabola. They're just graduated player po, Kabola. At nakikita nga doon na itong si Francis Lopez, LeBron Lopez, Kabola, minumok niya yung isa po sa mga worker doon. Kaya naman nag-react po ang mga tao, mga social media, Kabola, at nag-trending yung nangyari. Kaya naman po, Kabola, dinilit ni Cancino. And then of course, di ba, na-realize po, pinarealize po ng social media na mali yung ginawa ni LeBron Lopez. In short, criticize po siya. So, ang naging action ng dalawa, Kabola, is pinuntahan nila itong kanila pong sinalaula na worker po ng Subic, at sila po ay nag-sorry, Kabola, and very, ano naman, itong naging sabi dito ni LeBron Lopez. So, there is no excuse for what we did. We try to make something right out of this. This is life lesson for me. Now, the biggest question of fans is that, ano to, ba, ginawa lang ba nila or nag-sorry lang ba sila dahil nag-trending, Kabola? Is that the point, Kabola? In short, ginawa lang nila to save their face. In reality naman, yes, di ba? What I mean is, I do not think na marirealize nila na mali sila kung hindi po ito nag-trending. Di ba? Na-post ka ni Cancino eh, di ba? So for them, akala nila normal lang yon, Kabola, di ba? Na ginago. Pero now, na-criticize na sila. In a way naman kasi yung action nila is tama, di ba? They went there, they said sorry, Kabola, they even give a gift. Overall, that is the right action to that. Now, yung future na lang magsasabi kung talagang matututo sila or hindi. Pero right now, di ba, they did what they need to do, and let us give this chance to those boys. At the end of the day, they are still boys, Kabola, to learn from that mistake and then develop their character better. Dito naman tayo, Kabola, isa din pong trade rumor. First, gilala po yun ni Snow Bado, pasabog before mag-end ng taon. Una, TNT will just roll with the punches this conference and regroup. Trace a new coach coming. Pogoy won't be available for 9 months. Management still not keen and entertaining Monboy Williams. Yun po yung sabi. Dito ka, Bole. So now, of course, this is also a very legit discussion regarding nga po dito sa TNT, regarding their future. And hindi naman nakapagtaka kung in a way, hayaan na lang nila, hindi na sila mag-super push, Kabola, kasi may malaki nga pong kawalan pang nangyari, si Rondé, diba? Hindi na po siya maging available. So overall, kung hanggang dito na lang, huwag na muna silang gumawa ng trade dun sa Philippine Cup na lang sila magseryoso, I think will be understandable naman. Now, sa ang mas, of course, kinagigilawan or tinaas ng kilay ng maraming fans is yung isang post po ni Snow. Robert Bolick, cross-court pass to Castro in the waiting Troy Rosario underneath. In short, he's emphasizing that the target of TNT is Robert Bolick at saan si Troy Rosario. Of course, this is against some of the reporting of Sir Homer Saison that LX will now get serious about this and that they are not planning to give up Robert Bolick, diba? So may nasabi pong ganyan itong si Homer Saison, Kabola. And then, dun din kay Troy Rosario, diba? Na parang ayaw na sana niyang bumalik sa TNT, Kabola. So, for ano naman, pwede rin naman kasi ang nangyari dito, diba? Nabalitaan or na feed ka Snow Bado na ito yung target nila ng TNT. Pero walang assurance na of course mangyayari, diba? Pwede kasing ganyan eh. Kaya yung ibang mga binibigay po na trade rumor ni Sir Snow, minsan hindi nangyayari o nag-iiba kung saan napupunta yung mga players or superstars po na nirurumor niya isa-isa sa mga conglomerates, Kabola. So with that, diba, especially with this Robert Bolick, kakapunta lang niya po sa NLEX. Of course, what we want sana is hindi po maganap to, diba? What we want sana is the TNT will just roll with the punches, Kabola, and just do the right thing and develop it the right way, di ba? Hindi yung gagamit po sila. And of course, especially for NLEX, sana magseryoso sila. Pero overall, of course, if talagang ito yung gusto ng MVP group, mangyayari at mangyayari po ito, Kabola, di ba? Nasa Blackwater at NLEX naman yung pinag-uusapan dito ng mga players. So, it can really happen. Pero again, we hope na hindi po. Kabola, sa palagay mo, mangyayari na ba ito ng 2024? Comment lang po sa baba.